we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Daryl Marie Sarmiento. Isang estudyante sa Ahuy, Iloilo ang namatay habang mahigit sa 30 ang naospital matapos umanong ma-food poison sa kanilang kinain sa acquaintance party sa paaralan. Narito ang detalye. Ang masaya sa ng acquaintance party ng mga estudyante ng Pili National High School sa Ahuy, Iloilo nitong Biyernes ay napalitan ng lungkot at takot matapos 38 na estudyante sa grade 11 ang isinugod sa ospital nitong weekend. Sa initial investigation na food poison umano mga estudyante sa ininom na buho juice sa party. May ara istoryang may budol fight o tapos may mga seafoods. Oh, pero ang consistent gidiyang istorya amo ang buko juice no with pandan. Ayon sa kamag-anak ng isa sa mga estudyante na karanas ng pagsusuka, sakit ng tiyan at pagtatae ang kanyang apo. Pag inom niya sang juice, nagsakit iya tiyan. Tiway ko kapakot kung ano ang kabangdanan nga ang nagsuka kag nagluput siya. Sa kasamaang palad, isang 17 anyos na babaeng estudyante ang binawiin ng buhay, kaya ganun lang ang panghihinayang ng kanyang mga magulang sa maagang pagkamatay ng kanyang anak. Damo ko siya pangarap para sa amon mo. Siya ang gambalgit sa nga tanahin mo niya para mabuligan kami. Isubong wala na kay wala na sa. Pigamban man iban nga ipa-autopsy, wala man kami kasaranga kung ipa-autopsy, wala man kami kasaranga ibayad. Sa datos ng Ahuy LGU, 6 na estudyante ang naka-admit sa RHU. Isa ang na-discharge na at 10 ang na-confine sa Governor Neil D. Tupa Senior District Hospital sa Barotac Viejo habang may 21 naman ang dinala sa Sara District Hospital. Pawang nasa mabuting kondisyon na ang mga ito. Nakatakdang makipagpulong ang alkalde sa pamunuan ng paaralan upang maimbestigahan ang insidente. Sa sunod, kung may party sila, ensure nila kung ang mga pagkaon di naghalin, hindi na ini matabo liwat. Iniimbestigahan rin ng Provincial Health Office ang nangyari. Ang Ahuy Rural Health Unit conducted surveillance and an investigation sa incidents. So RHU coordinated with PHO on the cases. Our Provincial Epidemiology and Surveillance Unit will conduct investigation. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang panig ng paaralan, ngunit hindi pa sila naglabas ng pahayag dahil abala pa raw ang mga school official sa isinasagawang pagpupulong dahil sa nangyari. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaso ng bird flu na itala sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, surveillance sa mga lugar na apektado ng bird flu puspusan. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa isang advisory, kinumpirma ng Ilocos Sur Provincial Government na nakapasok na sa lalawigan ang highly pathogenic avian influenza type A o H5N1 o mas kilala bilang bird flu. Ito ay matapos magpositibo ang mga manok o free-range chicken na nakatakda sa nang ibahagi noong October 19 sa mga miyembro ng dalawang asosasyon sa Barangay Danuman East at Poblasyon Sur ng Santa Maria. Ang livelihood program ay bahagi ng Gender and Development Program ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Nung delivery na observe nila na meron mga mortalities, may mga namamatay dahil
Nung una, sinuspect na dahil sa weather, kasi tag-ulan doon noon. So when we collected the blood, collected the samples para ma-submit for confirmatory laboratory diagnosis, yun na ang kita na positive sila sa avian influenza or bird flu. Nasa 310 na manok ang apektado. Nagsasagawa na ang Bureau of Animal Industry ng monitoring kaugnay sa source ng mga manok na base sa mga dokumento ay galing sa isang private farm sa Bulacan. Buti na lang daw at hindi pa naipamahagi sa individual recipient kaya madaling na-control. Nagsagawa na ng disinfection at patuloy ang surveillance. Ayon sa otoridad, kinuhanan na rin ng blood sample ang mga manok na nadamay sakaling operasyon na sakop ng 1 km radius upang masuri kung pareho nga ba ang dumapo na sakit sa mga ito. Samantala, umabot na rin sa higit 1,500 ang nangamatay na manok sa Ilocos Norte matapos tamaan ng bird flu. Ayon sa DA, 864 na free-range chicken ang ipinamahagi sa lalawigan sa mga benepisyaryo ng Balik Probinsya 2 program. Apektado ang bayan ng Pidit, Vintar, Lawag City, Sarat, Burgos, Bakara, Pasukin at Bangi. Patuloy ang disinfection, surveillance at testing ng blood samples. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinatupad ngayong araw ang adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Muling nagpatupad ng oil price rollback sa diesel at kerosene sa ikatlong linggo ang mga kumpanya ng langis. 35 centimos kada litro ang tapya sa presyo ng kerosene habang 50 centimos naman sa kada litro ng diesel. Pero umakyat naman ngayong linggo ang presyo ng gasolina sa piso at 40 centimos kada litro. Ilang evacuees sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte gusto nang umalis sa evacuation site dahil nagkakasakit na. Tutukan sa report ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kasama ni Kamsali Dimalanda ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina na na-stroke sa evacuation center na ito sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dito sila pansamantalang nanunuluyan matapos masira ang kanilang bahay sa sitio Tinabon, Barangay Kusyong sa naturang bayan, malapit lang sa mismong lugar kung saan nangyari ang landslide. Gusto na raw nilang umuwi dahil nagkakasakit na sila sa evacuation center. Gusto naman talaga kami umuwi. Anong mga sakit niyo, sir? Lagnat, sir. Tapos pag maalis naman yung lagnat, ubo naman yung papalit. Opo, kasi nagkasakit na po ako. Ayon sa Municipal Health Office ng Dato Odin Sinsuat, sinisiguro naman nilang sapat ang supply nila ng mga gamot lalo na sa sipon, ubo, lagnat at iba pa. Naka-standby naman sila sa mga evacuation center ng lungsod upang matututukan ang kalusugan ng mga may sakit. Actually, ang problema sa evacuation center, yung pinaka-problema is yung mga sipon, ubo, which is normal kasi nung dumating sila, siyempre naulanan. Tapos medyo siksikan nung una. Tinatayang nasa halos 300 na pamilya ang inilika sa Bruce Elementary School mula sa Ground Zero sa sitio Tinabon, Barangay Kusyong, kung saan halos lahat sa kanila ay wala ng bahay na mauuwian. Ayon sa school nurse, ilang evacuees na din ang nagsiuwian at nakituloy na lang daw sa kanila mga kamag-anak ang mga wala ng bahay. Wala naman daw problema sa relief goods dahil halos araw-araw may mga dumadating ng tulong mula sa gobyerno, maging sa mga pribadong sektor at mga volunteer. Yung iba na nagsuggest na pwede na ba daw silang umuwi. So nagkaroon kami ng parang census na pipilian, let's say A, sino yung mga gusto nang umuwi na may uuwian pang bahay. Tapos second, yung gusto nang umuwi pero walang bahay, makikituloy. Nangako naman ang LGU na tutulungan ang mga residente, lalo na ang mga apektadong pamilya na wala na talagang mauuwi ang bahay. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Showdown of festivals ng mga probinsya sa Bicol Region tampok sa Albay, maliban sa 100% ng bukas ang turismo. Layunin din ng aktibidad na ipakita sa buong mundo ang ganda at tradisyon ng riyon. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Suot ang makukulay na costume at headdress.
Bigay na bigay sa pagsasayaw ang mga contingent ng iba't ibang festivals mula sa anim na probinsya ng Bicol sa ginawang First Fiesta Bicolandia sa Legazpi City, Albay. Layunin ng aktibidad na ipakita sa buong mundo na 100% ang bukas ang turismo sa rehiyon matapos ang mahigit 2 taon na epekto ng COVID-19 pandemic. Maliban sa ganda at galing, target din ang aktibidad na ibida ang kultura at tradisyon ng mga Bicolano. The Bicol region is ready to welcome guests from our neighbors dyan po sa ASEAN, sa US o sa iba pa pong lupalop na kontinente. Maliban sa aktibidad, mayroon ding travel and trade fair kung saan tampok naman dito ang mga tourism activity at produkto na makukuha sa bawat probinsya. Gaya na lamang ng Abaca Products at tourist destination sa islang probinsya ng Catanduanes, ATV ride at ang majestic Mayon Volcano na makikita sa Albay, ang malalaking religious activities para sa Our Lady of Peña Francia sa Naga City, Camarines Sur. Nandyan din ang dinadayong whale shark interaction sa Sorsogon, habang hindi rin magpapahuli ang rodeo sa Masbate at ang naggagandahang beach na pwedeng pasyalan sa Camarines Norte. Dahil dito, hindi naman maiwasang mamangha ng mga turista matapos masilayan ang ganda ng buong rehiyon. Yeah. Come on, Bicol, see the volcanoes and check out the tour sites. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Para makapanghikayat pa ng mga magpapabakuna kontra COVID-19 sa muling pagbabalik ng full face-to-face classes, inilunsad ng Cebu City LGU ang balik eskwela papabakuna ta extra bonanza. Kung ano ito, alamin sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nadatnan ng GMA Regional TV Balitang Bisda sa Tisa Elementary School sa Cebu City ang mga batang mag-aaral na sinamahan ng kanilang mga magulang upang magpabakuna kontra COVID-19. Kinabahan man, subalit determinado ang 9 anyos na si John Iniego na magpabakuna. Ito din ang nadama ng 7 taong gulang na si Kiara at dahil full in-person classes na, gusto lang niyang magkasiguro sa kanyang kalusugan. O sige, bati, ano yung mga nabakunahan na? Okay ra. So safety na. Oo. Sige, bati, ni mo human ang bakuna. Ginasakit. Maliban sa mapuputikahan sila laban sa COVID-19, may pagkakataon pa sina Paon at Abilianusa na manalo ng premyo. Nitong Lunes, November 7, inilunsad ng Cebu City LGU ang balik eskwela pabakuna na ta extra bonanza. Sa nasabing programa, ang mga magpapabakuna ay may chance ang manalo ng kondo, sasakyan, TV at marami pang iba. Katuwang ng Cebu City LGU ang mga non-government organization sa pamimigay ng papremyo. We have to complete the cycle. We have to complete. We are already declaring freedom, shared responsibility, nangabli na ta. Samantala, ayon naman sa pinuno ng Cebu City Health Department, pinaigting na rin nila ang bakunahan sa mga luubang barangay ng syudad. Ang mga bata is ganahan magpabakuna, pero ang ilang ginikanan mo'y dili pa musugot. Wala gyutay kagulaan kay before nato sila bakunahan, na gyutay mga doktor nga mo assist nila kung unsay ilang mga sakit or unsay ilang ipamati. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisda, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaso ng kolera sa Negros Occidental, umakyat na sa 24 gubernador ng probinsya, inirekomenda sa mga LGU na magkaroon ng Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa pinakahuling report ng Provincial Health Office, umabot na sa 24 ang kaso ng kolera sa probinsya ng Negros Occidental. 2 ang namatay at ang iba naman ay pawang nakarecover na. May tig-anim na kaso ang Silay City at Ibi Magalona at tig-isa sa Victoria City at Calatrava. 10 naman ang naitala sa Talisay City na may pinakamaraming kaso. Kaya tinakita ta ang aton ng mga water diarrheal diseases, acute diarrheal diseases, ta kag ang aton nga cholera, kag ang aton typhoid, katagas.
Kaya agad din nagsagawa ng consultative meeting ang Talisay CHO sa mga barangay official at health worker ng 27 barangay sa lungsod upang talakayin ang mga gagawing hakbang kontra kolera. For us to sit down and discuss the very pressing issue or concern na tinatawag siguro sa nasyonal, which is the cholera outbreak, no? Sa mga kainan sa loob ng palengke sa Talisay City, sinisiguro naman ang mga nagtitinda na malinis ang mga ibinibenta nilang pagkain. Sa ngamon, mga manugluto, yung mga stricto na sila mam sa mga gamit, kagsapahagan doon sa ngamon, mga pagkaon. Dao magbaka ko sudan, diri ko gakadto. Sa pagtaas ng kaso ng waterborne diseases sa probinsya, inirekomenda ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang pagkakaroon ng Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee ang bawat LGU. Sa ngayon ay may 11 LGU pa lang sa 31 LGU sa probinsya ang may nasabing komite. Maliban sa kolera, tinututukan din ang kaso ng typhoid fever sa probinsya kung saan may 623 na kaso na ngayong taon at 6 ang namatay ayon sa PHO. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na ng back-to-back champion na Letran Knights ang pangunguna sa team standings ng NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament. Ito'y matapos talunin ng Knights ang dating number one team na Binil Blazers sa larong isinagawa noong Sabado sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City, 74-66. Hinirang na best player of the game si Luis Sangalang na gumawa ng 21 points at 9 rebounds. Mga pangalawa sa standings ang Binil Blazers, pangatlo ang San Beda Red Lions at pang-apat naman ang LPU Pirates. Antabayan na naman mamayang alas 12 ng tanghali ang tunggalian sa pagitan ng Perpetual Altas at EAC Generals. Ito ay susundan ng laro ng Binil Blazers at JRU Heavy Bombers. Ang mga laro sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament ay live ding mapapanood sa GTV at sa streaming ng GMA Sports PH at NCAA Philippines official Facebook page. Higit 120 pamilya sa Talisay, Batangas na nanatili pa rin sa evacuation center 2 taon matapos ang Taal eruption. Paglilipat ng bahay, hindi pa rin natatapos. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. January 12, 2020, ang araw na huling nasulyapan ng 53 anyos sa inang si Virginia. Ang bahay niya na ilang taon nilang ipinundar ng pamilya. Agad silang lumikas nang pumutok ang bulkang Taal ang araw na yon. Nakatira siya ngayon sa isang evacuation area. Galing siya sa Volcano Island sa Barangay Pulo, Talisay, Batangas. Napakahirap po nang wala talagang sariling bahay. Lagi ang tulog mo, hindi komportable. Gustuhin man daw na umalis sa evacuation area ni Hedeliza, wala raw siyang magagawa dahil wala rin naman daw siyang kamag-anak na tutuluyan sa ibang bayan sa Batangas. Tiis-tiis na lang daw muna ang pamilya nila rito. Kailangan po talaga magtiis din, pwede magsama-sama kami sa inuupahang bahay. Sa record ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Talisay, may 128 pang displaced families ang nasa evacuation area mula sa 901 na una nitong bilang na pinalikas na pamilya. Sa 3 evacuation areas, nanunuluyan ang mga ito sa Barangay Tumaway, Zone 5 at Santa Maria. May nakalaang relocation area para sa mga evacuees na proyekto ng National Housing Authority o NHA. Pero magtatatlong taon na, hindi pa rin nakakalipat kahit isang pamilya sa mga evacuees. Sa Barangay Trangka ang inila ang lupa para sa pabahay. May mga nasimulan na pero meron pa rin daw aayusin. Humiling ang mga evacuees na makalipat na agad sila sa lalong madaling panahon. Evacuate na nga po kami, nag-i-evacuate pa po kami pag may mga sakunang nangyayari na dumadating po tulad po ng bagyo. Ang Talisay LGU, nakikipag-ugnayan sa NHA. Hindi naman daw nila pinababayaan ang mga evacuees. Basta mayroong galing sa MSW na may hatid na tulong, di pinadadalhan natin. At yung mga NGO naman na gustong makatulong, dinidirekta na namin sa mga evacuee para mabilis ang pagdadala ng tulong. Ayon sa NHA, Abril hanggang Mayo sa susunod na taon raw ang project completion ng pabahay. Around 400 plus housing units. Supposedly, maging beneficiary natin dyan
ay yung mga victims ng Taal Volcano. Ang pinaka-immediate na kailangan ng province is yung 150 plus units for the families na nasa evacuation center pa. Giit pa ng NHA, hindi raw delayed ang proyekto. Dumating lang daw ang budget sa kanilang tanggapan nito lamang taon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At para naman sa ating weather update, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Bicol Region ngayong araw dahil sa epekto ng shear line at easterlies. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na galing silangan. Ang Metro Manila naman at ang mga nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ang easterlies at localized thunderstorms. Samantala mga kapuso, masisilayan naman mamayang gabi ang total lunar eclipse. Ayon sa PAGASA, ito ay magsisimula 5:19 p.m. habang ang peak nito ay mamayang 6:59 p.m. hanggang bago mag-alas 8 mamayang gabi. Ito ang inyong Regional TV News. Paparangalan ang mga programa ng GMA Regional TV at Synergy sa 44th Catholic Mass Media Awards. Nanalong Best Digital Ad Public Service ang Limitless, a musical trilogy, Breathe, ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Ang GMA Synergy Stronger Together, Buo ang Puso NCAA 97, Wagi bilang Best Children and Youth Program. Habang ang GMA Regional TV Live ang ginawaran ng special citation bilang Best Public Service TV Program. Maliban dito ay nagwagi din ng major awards ang Kapuso Programs sa 44th Catholic Mass Media Awards. Kasama na dito ang 24 Oras, Saksi at Wish Ko Lang. Best Station ID naman ang Love Together, Hope Together Christmas Station ID ng GMA noong nakaraang taon. Kinilala rin ang ilang programa ng Radio GMA. Patuloy lang ito ng patuloy na paghahatid ng serbisyong totoo at dekalidad na tatak Kapuso Programs ng inyong GMA Network. Mga Christmas display sa isang simbahan sa Talisay, Batangas, silipin. Giant Christmas tree sa isang universidad sa Lipa City, Batangas, gawa sa plastic bottles. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagningning ang harap ng San Guillermo Parish Church ng Talisay, Batangas. Pinailawan na kasi ang Christmas display rito. Inabangan ng mga residente ang makukulay na pailaw. Main attraction ng Christmas tree sa tabi ng simbahan. Hitik ang harapan ng mga gift lanterns. Instagramable rin ang tunnel of lights. Inabangan din pati ang ingrandeng fireworks display. Sa Lipa City, ginawang kapaki-pakinabang ng mga estudyante ng isang universidad ang mga patatong plastic bottles. Nasa kalahati na ang ginagawang eco-friendly na higanteng Christmas tree na gawa sa higit 4,000 piraso ng plastic na bote. Parang way po siya na para makita na pwede rin siyang gawing decor, ganun, lalo't magpapasko. And then afterwards, we'll be able to ask the students or probably promote the students in terms of what other use of the recycled bottles can we do. 15 talampakan ang taas ng bubuuing Christmas centerpiece. Mismong mga estudyante ang nagbitbit ng mga piraso ng plastic bottles. I think ang sinisimbol po ng Christmas tree na ito ay dahil nga po ito ay pinagtulong-tulungan din po ng mga estudyante. Kumukuti-kutitap na rin ang plaza ng lungsod ng Lipa. Ito ay nang opisyal ng buksan at pailawan ng giant Christmas tree sa Plaza Independencia. Masaya ang mga residente dahil mayroon na silang papasyalan tuwing gabi. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
5 bayan sa probinsya ng Antique na labis na naapektuhan ng bagyong Paeng ang nakatanggap ng ayuda mula sa national government. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng PNP sa probinsya sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ito'y para makita ang aktual na sitwasyon ng mga lugar na apektado ng bagyong Paeng. Kasamang dumating ni PBBM si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Nagsagawa ng aerial inspection si PBBM sa mga nasalantang bayan. Pagkatapos ay namahagi ng food packs at cash assistance ang presidente sa mga sinalanta ng bagyo. 1,200 na beneficiaries mula sa 5 apektadong bayan ang nakatanggap ng ayuda. 300 na apektadong residente mula sa Hamtik, San Jose at Patnongon. 200 sa Sibalom at 100 sa bayan ng San Remigio ang mga nakatanggap ng ayuda. Kabilang na ipinamahagi ng presidente ang food packs, hygiene kits at 5,000 pesos na financial assistance. Namahagi din ang presidente ng vegetable seeds at palay seeds sa mga apektadong magsasaka. Nagsagawa rin si PBBM ng briefing sa iba't ibang regional line agency directors upang masiguro na mapabilis ang koordinasyon ng bawat ahensya sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Napag-alaman na 51,788 na pamilya ang apektado, 5,880 ang mga nasirang bahay at mahigit 132 million pesos ang pinsalang iniwan sa agrikultura matapos manalasa ang bagyong Paeng. Pagkatapos ng programa ay didiretso na ang presidente sa Leyte upang dumalo sa 9th year commemoration ng Super Typhoon Yolanda. Dalawang bayan na ang apektado ngayon ng African swine fever sa probinsya ng Sorsogon. Una nang tinamaan ang Santa Magdalena kung saan halos lahat ng barangay ang apektado nito. Sa ngayon, 2 barangay na rin sa bayan ng Erosin ang nakapagtala ng bagong kaso ng naturang sakit. Mahigit 400 na baboy na ang isinailalim sa depopulation kung saan nasa 29 hog raisers ang apektado sa lugar. Samantala, mahigpit na rin na ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad sa mga border para mamonitor ang mga ipapasok o ilalabas na mga baboy sa naturang bayan. Dito po sa bayan ng Erosin, Sorsogon, bali po may 2 area na na-detect na DNA positive sa ASF. Sa ngayon po, nagkaroon na po kami ng depopulation, 2 araw yon. At malapit na ang Juliverse, tampok si Asia's Limitless star Julianne San Jose kasama si Kapuso star Raver Cruz. Magaganap ito sa November 26, 8 p.m. sa Dumport Performing Arts Theater, Pasay City. For tickets, please visit www.gmanetwork.com/synergy or www.ticketworld.com.ph. Samantala mga kapuso, 47 days na lang, Pasko na. Mapapanood niyo po ang episode na ito at ang iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.